So, for today's video, magkakaroon na naman tayo ng panibagong tutorial. Ang video na to ay walang iba kundi ang Giniagawa mo! Okay. At ang video na to ay walang iba kundi ang paano i-convert ang Word file into PDF file gamit lang ang iyong mga cellphone. Pwede ba yan? Pwede ba yun? Siyempre naman, pwede. Pwedeng-pwede. Basta, ang cellphone nyo is touchscreen, hindi yung 33210 kasi hindi talaga yung gagana. Pero, bago yan, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, just click the subscribe button down there para maging updated ka sa mga videos na akin i-upload. Kaka-discover ko lang siya. Kasi, kapag nag-convert ako ng Word file ko na gawa ko bago ko ipasa, pag na-record na dapat ang ipapasa na soft copies, PDF, ang ginagawa ko, na-transfer ko muna sa laptop or sa desktop bago ko ipasa. Pero nga na yung online learning, online class, lahat sa cellphone lang promise ako gumagawa. Hindi ako gumagawa sa laptop or anything, sa cellphone lang. Basta meron ako mga gamit, kompleto ako, at alam ko kung ano yung nilalagay ko na sagot. Dito ko din ko lang talaga nilalagay. So, ayan na nga. Ayusin muna natin itong ating ilaw-ilaw kasi parang hindi siya nakikita yung background ko dito. Parang nakatakot siya. Anyways, ayun na nga. Ngayon kasi, ni-record sa amin sa isang subject namin na kailangan ang isubmit namin ng mga requirements or yung mga activities na isasabihin na soft copy is naka-PDF para daw hindi nagagalaw yung mga sagot. Kasi diba, pag ginawa mo sa cellphone, pag dinownload na ng sa iba naman, sa pinasahan mo, nagkakaroon ng error. Yung mga fonts mo, namamali, yung font size, font style, yung margin, naiiba. Kaya nirequired sa amin, ng teacher namin, na kailangan PDF yung ipapasa namin na file sa kanya. Kaya ang ginawa ko, nakalikot ako sa MS Word. Sa app na to guys, app. Ito na lang sa gilid. Nakalikot ako dyan. Tapos, inahanap ko kung pwede ba dun diretso na pagpasa ng ng Word. Tapos, pag pinasa mo siya sa Google Classroom, yes, naka-PDF na. Pwede pala, pwede. Pwede rin na magkaroon ka ng soft copy ng PDF. Beside dun sa Word file na meron ka, magkakaroon ka rin ng soft copy na naka-PDF na siya. Converted na siya into PDF. So, kaya, ayun. Gusto ko lang i-share sa inyo para magkaroon din kayo ng knowledge about that. So, kung nahihirapan ka dahil phone lang ang gamit mo, wala kang laptop or desktop, ito na ang kasagutan dyan. So, kung gusto mo malaman kung paano i-convert, just keep on watching. Kailangan nyo lang guys ng Word na app. Libre lang siya guys. Na-download siya sa Play Store. Natin is itong LA4 assessment. Ayan na siya. Hindi ko pa siya nagagawa. I-convert natin siya into PDF file. Kung nakikita nyo dito sa gilid, meron ditong tatlong dot. Click nyo lang. Then makikita nyo dito. Share as PDF, save, save as, print, or settings. Pero kung gusto naman siyang i-share ng mabilisan na PDF na agad, i-click niyo yung share as PDF.
Pero kung gusto niyo siyang meron kayong soft copy na PDF file bukod dun sa Word file, i-click nyo itong pin. Ayan. Kung nakikita nyo dito, may nakalagay sa tab na save as PDF. At all printers. Pwede na siyang i-print kung yung printer nyo, ay yung cellphone nyo is naka-connect sa printer nyo. Ayan siya. Diba may page siya. I-click nyo lang itong yellow button na may nakalagay na PDF. Ayan. Then, hahanapin nyo kung saan yung gustong location ilalagay. Kahit huwag na natin ilagay sa... Ayan na. Ganun lang kadali. Tingnan natin sa file manager. Ito, di ba dito natin ilagay sa second semester? Ito na siya sa gilid. Click natin siya. Ayan, PDF na siya. Hindi na siya ma-edit. Ayan. Nakalagay, convert your PDF. Hindi mo na siya ma-edit kapag pinasa mo na siya, hindi na magagalaw yung mga nakalagay sa file na yun. Ganun lang guys, ganun lang kadali. Yes, 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 yes! Napaka ano ko ngayon, napaka energetic ko ngayon kasi tapos na ako sa mga gawain ko, nakapagpasa na ako ng video, nakapagpasa na ako ng mga file. Yung para sa next week na lang yung aking mga ipapasa. So, alam nyo na ba kung paano i-convert ang MS Word file nyo into PDF file? Sana nakatulong tong video na to, especially sa pag-aaral nyo. Kasi, gusto ko yung mga na na-discover ko kunong or yung mga na nalaman ko, gusto ko i-share sa inyo yung mga techniques para, you know, sharing is caring, kaya katanungan at mga gustong malaman, just comment down below at sisikapin kong i-share sa inyo yung mga alam kong mga techniques, especially kung makakatulong ito sa pag-aaral nyo. Siyempre, as a student, gusto ko rin makatulong. Lalo-lalo na kung cellphone lang talaga ang tanging meron kayo. So, if you like this video, give me a like, share, and subscribe to my channel. Also, don't forget to ring the bell for me for you to be always updated for my upcoming videos. Remember that God is always watching.